Yeah. You know. Are we live? Hello, guys. Good evening. Yes. Yellow na yellow ako kasi happy ako. Meron na tayong product eh. Teka, sabi ko lang yung mic ko. Naririnig naman. Uy, may viewers ka agad tayo. Apat na viewers. Nanonood ka agad, oh. Gustong matuto ng mga trainings natin saka mga strategy. So, thank you sa mga nanonood, guys. Good evening, everyone. Dito naman, kasama ko mga pogi at magagandang Alpha TV. Diba? Ayan, no? So, nandito kami ngayon sa NWorld headquarters dito sa Ortigas. So, bibigyan ko sila ng malupit na tip-top, cream-of-the-crop tips. Siyempre, galing kay Mr.Worldwide, Arthur Macogay Jr. Kung first time manood nito, marami pa po akong mga strategy pamimigay sa inyo. I feel generous today na magturo. So, tuturuan ko kayo kung paano maging competent. Mukhang competent at sound competent. Kasi marami akong nakikita, marami akong napapanood at na-observe dito sa office, kahit sa field, na mga distributor na nahihirapan magpa-pay in o magbenta ng product package or magpa-member ng prospects nila. Okay? So, syempre, isang dahilan na rin dyan, siguro, di ba, katulad si Ma'am, Jonah. Si Ma'am Jonah, bagong member natin dito sa Alpha Team. Yes, kaka-join mo lang ngayon. 3 days. So, ayan. Tapos nag-repackage ka ulit. Alright. So, ito may wagang tanong. Ayan. Madali lang tanong. Hindi to ano. Hindi to English, Tagalog. Hindi rin to math. Okay. Ang tanong ko, Ma'am Jonah. Sasali ka ba? Yes or no lang po. Sasali ka ba kay Ma'am Sheila? Si Ma'am Sheila ang direct. Tama? Sasali ka ba kay Ma'am Sheila kung hindi niya alam yung sinasabi niya at hindi niya alam yung ginagawa niya? Of course. Tapo, yun yung ibig ko sabihin sa competent, no? Kaya siguro hindi bumili sa'yo yung tao, kaya siguro hindi sumali sa'yo, hindi sumama sa'yo, kasi hindi, mukha kang hindi competent. Ganun lang kasimple yun. So, right now, syempre, para mas marami kang mapapayin, mas tumaas yung sales mo, mas marami kang benta, dapat maging competent ka. So, bibigyan ko kayo ng strategy and tip. Gusto mo ba ng strategy? Yes, coach. Ikaw? Yes. Siyempre. Alright. So, unang strategy para magmukha kang competent, pansinin mo yung forma ni Albert. Diba? Yan. Corporate attire. Diba? Siyempre, kung ako ay papapiliin sa isang sales professional, mas gusto kong sumali o gusto kong mas makikinig ako sa taong naka-corporate attire. Hindi yung taong naka-t-shirt, naka-rubber shoes, o yung iba naka-chinelas pa. At naka-short, naka-salawan. Di ba? So, naka-long sleeve. Di ba? Di ba? From head to foot. Naka-portfolio bag. Kahit hindi siya magsalita, iisipin ko kaagad professional siya. So, unang tingin ko pa lang sa kanya, iisipin ko kaagad that he mean business. Na hindi siya joke, tama? Kasi naka-long sleeve siya eh, naka-collared pa eh. Lalong-lalo na kapag may mga prospects kayo, may mga kliyente kayo na kakausapin, mas maganda nga kung naka-coat kayo. Minsan ako nagbabarong pag mainit, pero ngayon taglamig na. Pa-winter na eh, yung sa, ano namin, sa hometown ko, sa Europe. Pero dito, rainy season, napapasko na. Okay, so, mas maganda naka-coat. Or, kung pag necktie ka, mas maigi rin. So, that will give the customers, the buyer, the perception na professional ka, na competent ka. Siyempre, from
from head to foot, dapat maayos yan, maayos yung buhok. Siyempre, dapat mag-toothbrush ka rin, di ba? Sama yun eh. Di ba? You smell good, you look good, so you will feel good. So, yan yung isang tip na ibibigay ko sa'yo na dapat talaga mag-dress code. Lalo na pag may guest ka at mag-prospect ka, may prospect ka. So, second, during the presentation or during na kausap mo yung client mo, syempre may mga itatanong sa'yo na hindi mo alam ang sagot. Normal naman yan, lalo na sa mga bago. Tama ba yun? May mga tanong sa'yo na hindi nasasagot. Kuwari, tinanong ka ng kliyente, hindi mo masagot, di ba? Sumasakit yung tenga ko pag sinasabi ng isang distributor o isang presenter na hindi ko po alam. Hindi po ako marunong yan. Hindi ko po alam, hindi ako marunong yan. So, magmumukha kang incompetent mo. Once na sinabi mo yun sa harap ng kliyente mo, hindi ko po alam yan eh. Hindi ako marunong yan eh. Hindi ko po alam eh. Diba? So, yung value mo, bumababa na agad. Kasi sinasabi mo, hindi mo alam eh. Instead of sabihin mong hindi mo alam o hindi pwede, hindi pwede, hindi ko alam, wala akong alam dyan, imbis na ganun ang sasabihin mo, babaguhin mo yung words mo. Anong sasabihin mo? Ma'am, maganda po yung tanong nyo, aalamin ko po yan. Okay, aalamin ko po yan. Diba, pag-aaralan ko po yan. Tatanong ko po sa mentor ko yan. Aalamin ko po yan, babalikan ko po kayo pag nalaman ko po yung sagot dyan. So, anong mas maganda? Sinabi mong hindi ko po alam eh. Sorry po, hindi ko po alam. Wala akong alam dyan. Or, yung sasabihin mo sa kliyente, ma'am, maganda yung tanong. Aalamin ko po yan. Sulat mo, when projectin mo, assignment mo yan, dapat alam mo. So, ano yung mas maganda? Yung option A, yung option B. Yung B, di ba? Mukha kang competent kasi kahit hindi mo alam, nandoon yung responsibility mo na aalamin mo yung tanong niya or kung ano man yung concern niya. Di ba? So, that will make you sound competent. Okay? Kasi, kahit hindi mo alam yan, may way para alamin mo siya. So, alamin mo yun. As a sales professional, you need to take full responsibility sa lahat, sa presentation. Lalo na sa mga concern and issue ng mga customer. Tama ba yun? May natutunan ba kayo? Yes. Okay, may natutunan ka ma'am? Yun, dadami na naman yung direct mo niyan. Araw-araw yata ito, may direct ka rin. Grabe, dadami na naman. Ikaw, Rio, may natutunan ka ba doon? So, hindi lang yan, hindi lang siya applicable sa buyer, sa client. Applicable din yan sa mga members mo. Pag may mga members ka na nagtanong, may mga concern sila, kailangan, kung hindi mo alam yung sagot, huwag mo sabihin hindi mo alam. Sabihin mo, aalamin ko po. Yun, di ba? Marami yung ganyan eh, yung kapag may tanong sa iyo, tapos, oo, nandun na, hindi mo alam, pero alamin mo. So sabihin mo sa kanya, alamin ko po yan, babalikan ko po kayo. And syempre, dapat balikan mo. Di ba? Kasi marami akong nakikita na kapag hindi niya alam yung sagot, ang ginagawa, iniiwasan niya yung member. Tama? So hindi niya binubuksan yung chat box. Kasi masisin. So sabihin mo, alamin mo. At syempre, make it a habit na alamin mo siya. Para mas mukha kang maging at mukha kang at maging competent ka. Okay? I hope marami kayo natutunan. Simpleng strategy pero malaking impact nito sa sales nyo at sa team nyo. Syempre, imagine mo kung mag-trickle down yan, simula sa'yo, competent ka, pababa. Okay. Syempre, last tip. Pangilang tip na yun? Pangatlong tip para mas lalo ka maging competent. Alamin mo lahat ng dapat mong alamin sa Nlighten. May mga in and outs, lahat, about sa product, about sa business, at least 5 na trainings ang iyong dapat attendan. Di ba? Hindi pa yata tapos yun. So, everyday may mga trainings tayo dito sa head office, maximize natin, matend kayo ng MIT, Nursing Tech Intensive Training, product intensive product demo or training, tapos yung NBO natin and NDO. So para malaman mo lalo
And syempre, para pag may tinanong sa'yo, masasagot mo siya kaagad. Okay? Kasi baka maya, lahat ng tanong ng kliyente mo, lahat sinabi mo, kaalamin ko po. Kaalamin ko po. So wala ka rin na sagot na tama. Wala ka rin nasagot sa tanong niya. So dapat alam mo rin yung business mo, 'di ba? So I hope marami kayong natutunan. So that's it. Thank you guys for watching. Shout out sa mga Alpha team. Shout out sa mga entrepreneurs, sa young entrepreneurs, sa mga bago, yan si Ma'am Jonah bago, yes. So, yan po. Meron ba kayo gusto batiin? Albert, may gusto ka batiin? Wala. Bati mo yung mother mo. Ma'am. Ay, sa mga taga-Cyprus at sa New Zealand. Uy, Cyprus saka? New Zealand, ba't hindi nakipag-meet sa akin yung New Zealand mo, ma'am? Saan ba sila sa New Zealand? Meron po sa Auckland. Meron sa Hamburg. Napunta ako sa Auckland, mama. Sinabi ko lang. Sinyay ko lang. Sinabi mo lang, hindi mo pinapunta. Sayang. Na-training ko sana sila. Oh, hi raw sa mga tiga Alpha Team Cyprus, Alpha Team New Zealand. Sayang. Di ba, babalik po ako dun. Kasi gusto ko ulit mag-rafting. No. So, ma'am, may gusto akong batiin, ma'am. Uy, Team Macau. Alpha Team Macau. Hi daw. Ma'am. Hi, Team US. Team. Alpha Team US, Texas. Hi to all of you. Nox lang. Oh, si Ma'am Joanne, oh. Hey, Alpha Team Bayanihan. Yun, Alpha Team Bayanihan. Oh, batiin mo lahat. Libre to, libre. Hello, Alpha Team Oman, Jordan, Lebanon, Saudi, Dubai, Qatar. US, Canada, Australia, Italy, China, Bahrain. Ayun. Ayun, oh, yung naka-Porsche Boxster, oh, nandun, oh, ayun, oh. Parang damit ko lang yung kahapon, ah. Sinot mo agad, hindi mo pa pinalaban. Buti pinera mo sa akin. Meron ka bang gusto batiin dyan, Ma'am Sheila? Oh, Ma'am Sheila. Hi po sa ano, sa mga team ko sa Fairwood at sa Quezon City. Mm-hmm. Coach Telma, si Yuson po. Tanda, yeah. Bago natin po summer po. Summer? Ito ko siya dito para mag-train sa. Oh, yun. Tiga summer. Excited po ako kayo maturuan. Ako, summer parang konti ko lang. Ayos. Winner. So, thank you guys for watching. Again, always remember to put your hustle on and keep it strong. Yeah. Bye guys.